Hi guys, so may project tayo ngayon, NB350. So ito yung kadalasan na pinagmumulan ng leak o ng freon leak sa system ng aircon. Okay? Pakita ko sa inyo. Ito yung madalas pagbulan ng freon leak nasa NB350, Nissan NB350. Ayan yung hose. Ayan. So sa high side hose ng AC compressor, sa high side hose ng system, ito yung malapit sa compressor. O, pakita ko sa inyo. Ayan. So, dito siya located. Itong hose na to. Ayan. Nakikita nyo, basa siya ng oil. Ibig sabihin niya may leak yan. So, kailangan natin tanggalin yung 10 mm bolt. Doon. No? Then, tatanggalin ko tong cover na to. May clamp yan dito. Then, sa condenser. No? Diretso sa condenser yung hose na yan. May 10 mm bolt din doon. So, ang unang gagawin natin dyan, i-discharge natin yung freon. Okay? So, magtatanggal tayo ng grills. Okay? Hey guys, so ito yung papalit natin. Brand new, genuine from Nissan Casa. Kaso nga lang may kamahalan. No? So, ito yung price nyan. Yan, from na Nissan Quezonab. Yan. Yan, 8,300. No? So, bumili na siya ng original. Dahil, pagka pinafabricate lang, paulit-ulit lang, no? Lagi nagli-leak. Okay? So, ito yung original. Genuine from Nissan Casa. Okay. So, ikakabit ko to ngayon habang di-discharge tayo ng freon. Pwede na natin kalasin yung cover dun sa ilalim sa may condenser. And then, yung cover dito sa ibabaw. Okay. Okay, so tatanggalin na natin yung cover dito. So, ito yung hose. Okay. So, katanggalin ko rin yung 10 mm bolt dito. Para matanggal natin yung hose. Habang tinatanggal ni Boy Kurot sa ilalim. Yung isang fittings. Yung lower part. No? So, ito yung lower part sa baba. And then, may 10 mm bolt din siya sa ilalim. Okay, so ito yung 10 mm bolt dito sa fittings. Ayan. Nakikita nyo, basang-basa siya ng oil. It means meron leak to. No? Kadalasan nagagaling yan dito. Dahil pinahinang na natin to. Nandito. So itong hose niya nakaka dalawa o tatlong palit na kami. Kaya nag-decide yung may-ari, bumili na lang ng original, no? Which is yun ang pinakamaganda. Bumili siya ng original. Okay?
Okay, so ito na yung fabricated na hose. So ipapalit na natin yung bago. Okay. Okay, gabit mo na. Okay, so babalik na natin yung 10 mm bolt dito sa may fittings, sa may compressor. Okay, so nakabit na natin yung hose. Ang next na gagawin natin is leak test. I-leak test natin and then vacuum bago tayo mag-freon charging. Okay, so bina-vacuum na natin yung system. Habang binabalik ni Boy yung ibang tornilyo sa ilalim dahil sinabay na namin yung condenser cleaning. Nilinis namin yung condenser niya dahil nag-discharge na rin ng freon. Ang aircon niya sa loob, bagong linis yan. Kaya yung condenser, binaba namin. Okay, so after nyan, after ng vacuum, freon charging na tayo. Okay, so freon charging. Okay, so puno na. Yan, full na yung ating freon. So, yan, nag-automatic na. Makita nyo yung reading niya is nasa 35 lang. O 30. So, dahil advance yung gauge ko ng konti, nasa 30 lang yung reading ng suction niya. Okay. So, medyo advance yung gauge ko ng konti. So, mga nasa 30 lang yung reading yan. Okay. Okay. Good na yung lamig sa harap. Good. Okay. So, quality na. Quality na yung lamig. Balance na yan. Okay. So, okay na yung project natin.